Hi! Hello everyone! Hello beautiful people! Kumusta naman kayo dyan? Happy Excels! And welcome back to my channel. So today, ang gagawin ko is palitaw made in Dubai. So ito yung aking natutunan lately lang nung during lockdown. Akala ko ang hirap-hirap na. So ayan, gagawin ko siya ngayon. I-share ko to sa mga misis, sa mga ka-excel, sa mga friends na gusto din gumawa ng palitaw pero parang feeling nila komplikadong-komplikado gawin. Actually, hindi naman. So ito ipapakita ko sa inyo. And bago ang lahat, sa mga bago po na nandito at nanonood ng aking video, please don't forget to subscribe my channel. Just click the button down below and please also click the notification bell para at sa susunod na mga videos ko, mai-inform na po kayo at mapapanood ninyo. Tara, sabayan niyo po ako sa paggawa ko ng aking palitaw sa Dubai. Welcome back! So, ito yung ating mga ingredients today. Glutinous rice flour. Ayan. And instead na all-purpose flour yung gagamitin ko, ang ginamit ko is whole wheat flour. Wala kasi akong all-purpose right now, so ito yung available sa kusina. And plus the brown sugar. Diba normally yung ginagamit white sugar, pero ako brown kasi yan yung nasa kusina ko. And sesame seed. And the nyog and yung water na pang-mix nung flour and of course mixing bowl. First na gagawin, isasangag natin siya sa very very less oil. Ayan ang gagawin natin hanggang sa mag-medyo color brown. Next, the nyog. Diba, normally, sa kakanin talaga ng palitaw, ito is fresh na inilalagay. But dahil dito kasi sa Dubai, hindi naman uso yung ikaw mismo ang magkudkod ng nyog. So ako naman na paranoid gawa ng, diba, yung COVID ngayon, everywhere na lang. And for safety, hindi ko siya ilalagay na as very fresh dun sa pagkain. So, ang gagawin ko, iinitan ko lang siya sa kawali. So, eto yung fresh na nanyog, yung kinugkod. Nabibili kasi ito sa grocery ng gawa na. So, ako naman, paranoid ang lola. So, iinitin ko na lang siya. Ayoko siyang ilagay direkta dun sa palitaw na fresh, yung hindi na initan. So, sasanagin ko lang siya ng konting-konti lang. So, ayan. Imimix natin yung malagkit, yung rice flour, and the yung whole wheat flour, kaya color brown siya. Together with the water. Ito, yung iba, nilalagyan nila ng sugar, pero ako hindi po nilalagyan na kasi lalagyan mo na din naman later on. So, mix lang natin ito. Pag-mix ng water, ingatan ninyo yung mapasobra. So, tansyahin nyo dahan-dahan. Kasi dapat hindi siya maging watery. Dapat ganito yung kanyang itsura. Hindi malambot. Kasi mamaya, bibilogin natin yan para gawin ng palitaw. So, bale, magpapakulo lang kayo ng tubig sa kawali. Ayan. And then, itong ating nagawang dough, bilog-bilogin na natin. Ganyan. Tapos, ipa-flat. Mahirap. Hindi makita. Yan. Ayan. Flat lang sa palad. Yan. Flat. And then, lagay na siya sa kumukulong water. Antayin nyo siyang lumutang. Kaya siya tinawag na palitaw.
Ayan. So, na lumulutang na siya. Meaning to say, luto na. Kunin nyo na siya. May tubig yan na konti. So, na ginagawa ko, inilalagay ko siya sa tissue. Pero mabilis lang kasi didikit yung tissue dahil malagkit to. Ayan. So, lagay mo na siya dyan. Ito naman yung ating panglagay sa ating ginawang palitaw. So, ito yung nyog na sinangag ko ng konti kanina. Alam nyo na, for safety. And the sesame seed. So, depende po sa gusto ninyo kung gaano kadami. Nasa sa inyo po yan. Ako kasi gusto ko ng madaming ganito. So, kaya super dami siya. And plus the, but yung sugar, konti lang ang nilalagay ko kasi nagko-control sa sugar. Alam nyo na, huwag lang ma-deprive sa lasa. Ayan, mix na natin. And once na mix na natin ng maigi, inilalagay ko na yung aking palitaw. Pinagugulong ko siya. And then on a separate plate, dito ko siya ilalagay. Okay. Move forward. Pila-pila balde. Yan. Yan ang aking palitaw. Palitaw ala Dubai. So, pagugulungin ko lang siya dito. Binay palitaw! Happy Excels! Please, don't forget to subscribe my channel sa mga bagong naandito at nanonood ngayon. Salamat po and thank you in advance! Bye!